This is the CBR 650R Grand Prix Red. And kung titignan nyo, may mga gold lines siya dyan eh. Ayan o, ito yung nagustuhan ko sa kanya. Very hard to decide which color actually. And this is the matte gunpowder black metallic. It's hard to choose, but before anything else, let's give it a proper B. So punta muna tayo sa engine displacement and kanyang performance. Itong motorsiklo na to, meron siyang 649cc liquid-cooled engine, 4-stroke and a 16-valve dual overhead cam. Inline 4 po siya and katulad ni CB650R, iba yung pagkakadesenyo sa kanyang silindro. This might be the most powerful 650 na mabibili mo. Kung tatanggalin mo si ZX6R sa usapan, meron siyang 94 horses at 12,000 RPM and 63 Newton meters of torque at 9,500 RPM. Trust me, iba yung pagkakamarket nito against the Kawasaki ZX kasi nga they are advertising this one as a mid-weight spec motorcycle but with a hint of a beginner sport bike. And speaking of beginner, the seat height 810 millimeters. Kung isa kang 5'6" tall rider and nangangarap ka sa motorsiklo na to, ito po yung makukuha natin. With a 208 kilograms curb weight, para sa akin, kahit na nasa 200 plus na yung kanyang curb weight nung sinakyan natin, isa siya sa pinaka seat height approachable, almost flat-footed, pero yun nga, 810 eh. And may pagkaumbok din ng konti yung kanyang seat, but still, an approachable big bike. A massive shout out to Ma'am Flower, the wife of Sir, your name sir? Dennis Moto. Ayan, link in the description. If you are 5'2" tall and you happen to be a lady rider, this is your seat height reference. Meron siyang 1,450mm wheelbase. Pagdating sa kanyang ground clearance, 130mm po. So a massive shout out to the new owner of the CBR 650R 2023 model. And this is the sound check. This is a sport bike with a sport bike fuel tank capacity, only 15.4 liters in its tank, 20.3 kilometers per liter. And trust me, this is more than you can get if you are going to compare it against the fuel economy of the Honda CL500. So aminin my dear friends, ito po talaga yung unang gusto nyo makita. Let me know in the comment section below kung hindi. Very simplistic po na motorsiklo. You will see the RPMs over here. It revs up to 4,000 RPM. My fuel gauge. My gear indicator po siya. Hazard lights outside the display. And ito po yung makukuha natin. Switchable din ang kanyang torque control. I think makukuha mo siya kapag umandar na. ABS lighting as well on this part. And also, ayan po, pindutin na lang din natin to. This is what we are getting. Liter per 100 kilometer or the range average. Liters na naiiwan, wow! And average kilometer per hour, ayan po kung gaano kakawalwal ang kanyang orasan or ang kanyang time. And that's pretty much it, my dear friends. This is a very nicely done bike if you're going to ask me. I think this is not the orasan, I think this is a lap timer kasi nandito yung orasan niya. And also, the speedo, the odo, and also the temperature. Ayan o, ayos yung pagkakagawa sa motorsiklo na to. Ang ganda po ng pagkakagawa sa kanyang handlebar if you're going to ask me. Simplistic po tayo sa mga controls niya but still, nicely done. The same thing as on the grips and the bar end. Maganda po yung itsura. There's a clickable button here na pwede mo sigurong matanggal
kung tatanggalin mo yung kanyang torque control. Let's give it a try. You hold natin. Ayan. Tanggal na po yung kanyang torque control. Balik natin. Ayan po. In another additional din sa kanya, my dear friends, meron siyang brake lever adjustability. On the other hand, hindi po natin makukuha siya sa clutch. So, disenyo wise na tayo, my dear friends. This is what we are getting on the front end. Ulala. May masasabi ka pa bang mali dito sa motorsiklo na to? Except for this one maybe, pero hindi naman siya mali. I just don't prefer it. May mga bolt siya na ikinabit na yung tipong napapaganda talaga yung looks ng motorsiklo. Glossy black on this part. Then, you're gonna see some gunpowder black metallic on this part. Ang ganda ng itsura niya. With a carbon fiber hint also on this part. Kaya nga hirap tayo mag-desisyon kung alin ba talaga. Is it the GP Red? Or is it this black right here, my dear friends? Kung titignan nyo po yung kanyang harapan, may daluyan ng hangin. I think it's based on the aerodynamics and performance as well. And kung lalapitan nyo po, very nicely done paint job. So ayan, massive shoutout kay Sir Jard. He helped me on the Rebel 1100. And tinutulungan niya na naman ako ngayon kay CBR 650R. This is what we are getting on the lighting. Fully LED po tayo. Turn signals at saka headlight. When it comes to the high beam or pass switch, this is what you're getting. Ganda talaga ng itsura eh. And pagdating sa likuran naman, ganito po yung makukuha natin. Ayan, brake light coming from Sir Jard. Ganda talaga. LED pa rin po, full po siya. And sa tingin ko, mas mukhang magiging malinis tong motorsiklo na to kapag tinanggal natin to or nag-tail tidy tayo. Massive shoutout kay Sir Jard. Sir Jard, may gusto kayong pa-shoutout? Shoutout sa taga-Venus. Ay, sa lahat ng taga-Venus dyan. Family po? Or uyab, mga uyab? Next time. Ayan, massive shoutout kay Sir Jard. Sa dahilan na gusto ko itong motorsiklo na to, because it has a classy looks when it comes to the seat. Premium po siya and practical yung pagkakagawa kasi slim siya on this part, then pakapal siya papunta dito. It might not be a heart-shaped seat, pero yun nga, ang ganda ng pagkakitsura niya. And makikita mo talaga yung umbok and pagiging practicality nito motorsiklo na to. Pillion rider friendly din po tayo if you're going to check. Malapad po ang kanyang seat. Hindi nga lang kakapalan since this is a sport bike. Yung mapapansin nyo, my dear friends, so, variations on the stitching. And ito yung masasabi mong bago itong motorsiklo na to, because it has a light blue decals na po. Yan po yung basihan ng kanilang 2023 or 2024 model. The same thing as on this part. Ang ganda na pagkakitsura. Gun metallic on this part. Then glossy black on this part with a slight blue decals, my dear friends. And yun yung masasabi kong maganda dito sa motorsiklo na to. And you know me, I like black colors on a motorcycle. Pero yun nga, it's hard to decide kasi nga ang ganda ng pagkakapinta kay Grand Prix Red. And si Grand Prix Red, may mga red paint job siya eh, na nandito na parte. Kaya magugustuhan mo talaga siya. And isa din sa nagustuhan ko sa kanya, my dear friends, is the frame itself. Ayan po, nicely done eh. And usually kasi kapag yung motorsiklo pinaganda, hindi mo naman masyadong mapapansin yung frame, pero on this part right here mapapansin mo kasi nga ayan oh, pinintahan ng maayos po yung kanilang frame. Nilagyan po ng plastic on this part para siguro hindi mo na kailanganin mag tank pad kumbaga. And ayan, fairing wise, my dear friends, ang ganda talaga ng pagkakaitsura. I love the idea on the underbelly exhaust. Nakausli po ng ganyan, ang ganda ng itsura niya. So makikita mo talaga yung beauty ng kanyang wheels and yung beauty ng kanyang swing arm. Not that much aggressive on the mudguard. If you've been watching my videos lately, medyo particular na tayo sa mudguard. On this part, simple lang po yung pagkakagawa. Detachable po ang kanyang pillion peg. Still, nicely done if you're going to ask me. And even the foot controls on the rider, still nicely done. Design-wise, this is what I like. It has color variations. And sa tingin ko yun yung nagpapa-attract sa itsura nitong motorsiklo na to. Kasi nga kahit na hindi siya naka-golden fork, it still keeps the Showa SFFBP. Inverted fork po siya. And like I said a while ago, there's no gold you will see on this bike. This is fully black. And this is what I like about this motorcycle right here. And isa sa nagustuhan ko rin sa kanya, isang kanyang wheels. Naka-full black po tayo. And another thing na ma-add natin is yung kanyang tires. Aside from the dual channel ABS that it offers, it has a 310mm disc brake with a Nissan radial mount 4-piston calipers. Sa harapan po yan. Sa likuran naman,
240mm disc with a single piston caliper. And aside from that, my dear friends, from that, sa tingin ko, ito lang ata yung tipong lumilitaw yung kulay pula. And maganda naman po, kasi nga Honda siya, meron siyang monoshock sa likuran with a 10-stage preload adjustable. So, usapang tires po tayo, my dear friends. Para sa akin, isa to sa pinakamalupit na motorsiklo kasi nga kung titignan nyo yung gulong, pwede mo nang i-consider na hindi na siya baguhin. Sa kanyang harapan, 120, 70, 17s. Sa likuran naman po, meron siyang 180, 55, 17s. And this is what I like about this bike right here kasi nga makapal and maumbok po ang kanyang gulong sa likuran. Dear friends, Venus Marketing Honda flagship lang sa kaalam. Yung tipong ilalabas talaga nila yung price list nila and they're about to display it ah. Kaya ako nasabing isa to sa pinaka-affordable na inline po na mabibili mo kasi nga nasa 549,000 Philippine pesos po siya. Ang kanyang down payment 219,600 with an insurance of 16,505 Philippine pesos. Ang kanyang monthly sa 12 months 34,172. Ang monthly niya sa 24 months 18,318. And ang kanyang 36 months, 16,653. So para sa akin price wise, isa to sa pinaka makukonsider mo kasi nga it does have a proper performance for a 650cc. Isipin mo yun, horsepower niya almost 100 na po. And di ka rin mabibitin sa torque dito. But, ayan po. Hindi po siya pang pro when it comes to the seat height. It's very approachable. Somewhat approachable pero yun nga, not that much approachable as the Ninja 400. Pero yun nga, magkaiba sila ng presyo. And ito yung isa sa makukonsider mo kasi nga naka 650 inline 4 na siya, which is pagdating sa tunog, panalo. Kung beginner ka, pinaka-disadvantage niya lang talaga sa kadahilan ng mapapabili ka ng ZX4RR is the technology. Yun nga, napaka-simplistic nito motorsiklo na to. Switchable torque lang talaga at saka ABS yung makukuha mo. Pero that's totally fine for me if you're going to ask me kasi nga inline 4 with a high performance motorcycle. Sa tingin ko, ito yung motorsiklo mo. And design wise, isa siya sa pinakamagandang sport bike na mahanap mo. Not just on a Japanese level category, but overall, my dear friends. And yun nga, marami na tayong nakitang sport bike. Isa to sa pinakamalupit na mabibili mo. Pinapanood ni Sir Guard yung video ko. Shoutout sa kanila. My dear friends, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike right here. And kung sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hit that subscribe button already, my dear friends. Libre po ito, wala pong maniningil sa inyo or tatawag na marami na kayong utang. So ayan, Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next. And pakis. By the way, massive shoutout kay Isa Christopher. I miss you so much, Habibi. I'll be seeing you soon and we'll be traveling together again, anak ko.